ay may kanya-kanyang daigdig na ginagalawan. Kanya-kanyang mundong kinabibilangan. May karapatan ba tayong husgahan ang buhay ng ating kapwa? Paano ba natin matatanggap ang katotohanan ng iba't iba ang mundong ginagalawan natin, maging ito ay ang sarili nating magulang? Tunghayan po natin ang aming natatanging kasaysayan sa gabing ito. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamalim. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang do'y nakatago. Di ka kaya tayo mag-umbisa, wala pang 10 tao sa loob. Eh, talagang kukunti naman mo yung tao eh. Kaya nga kayo nandyan para makahilang yung mga nanood. Nagre-reklamo kayo yata. Eh, hindi naman yung sabi. Kung ayaw nyo na sa trabaho nyo, sabihin nyo lang. Madali ko kayong mapapalitan. Eh, hindi naman yung sa ganun. Kayo nang binibigyan ng trabaho, ang dami nyo pang satat. Eh, huwag ko kayo mag-alala, mamaya ho dadami rin ho ang tao. Eh, dapat lang. Kung hindi, wala akong ipapasweldo sa inyo. Sige, trabaho na. Oh, ano ba? Kilos na! Huwag mo nang pansinin yun. Para naman hindi ka sanay dyan kay Sel Leoncio. Parati nang kinakabahan eh. Halika na. Halika na. Oh, ayan, namadami na yung mga bata. Halika na. Magandang gabi sa'yo. Itago mo na lamang ako sa pangalang Temyong. Isa akong payaso, tagapagpatawa, tagapagpaligaya ng ibang tao. Mahal ko ang trabahong ito. Ikinararangal ko ang hanap buhay kong ito. Kahit ito ang isa sa mga dahilan ng paghihiwalay namin ng una kong asawa. Nakilala ko si Marta sa isang perya sa Aklan. Palibhasa'y pareho kami ng daigdig na ginagalawan, mabilis kaming nagkagaanan ng loob. Hanggang sa nagsama kami sa iisang bubong at nagturingang mag-asawa. Hindi kami nagkaanak, kahit anong pilit namin. Hanggang sa nagpa-check up si Marta at nadiskubreng mayroon siyang bukol sa obaryo na maaalis lamang sa pamamagitan ng operasyon. Pinag-iipunan namin yon, Charo, dahil umaasa pa rin ako na magkakaanak pa rin kami. Sa kabila ng aming kahirapan, lagi kaming masaya. Kahit hindi niya ako nabigyan ng anak, nararamdaman kong hindi nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Marta, sa susunod, mag-isip naman tayo ng mga bagong patawa. Eh bakit pa eh? Natatawa naman sila sa atin. Sa bagay. Bakit gaganan, ano? Yun din lang yun ang ginagawa natin. Natatawa pa rin sila. Para silang tanga. Eh, para rin naman tayong tanga ron. Tsaka mag-isip tayo ng bagong costume. Oo nga. Parati na lang yan ang suot natin eh. Sana parating maraming tao yung palabas natin, ano? Oo nga eh. Para naman hindi sinusumpungin si Mang Leoncio. Eh, nakita mo nga yung ngiti. Abot hanggang tenga. Eh, alam mo naman yung matandang yun. Saksakan ng sumpungin. Eh, yung matabang mama kanina, muntik nang mahulog sa silya, kakatawa. Lalo na yung pet na ala yung nasarap na itablado. Akala ko, hihikain sa katatawa eh. Matatakot nga ako, baka malansag yung katawan niya. Oh, kain na tayo.
Sige, mauna ka na. Mamaya na ako. Tinawa tong taong to. Kanina ikaw tong nagugutom, pagkatapos ngayon ayaw mong kumain. Iwan mo na lang dyan. Basta kakain na lang ako pag nagutom na ako. Halika na, kumain na tayo. Alam kong iniisip mo, kung di si Mang Leoncio, yung dalawang binatilyo kanina. Sa tingin mo, mga ilang taon na yung mga batang yun? 17, 16 siguro. Eh, mukhang mga gwapo at saka malalaking bulas eh. Kaya, ay nako, iba na talaga henerasyon ngayon. Siguro, ganun na rin kalaki si Jojo. 1976 siya pinanganak eh. Kwentahin mo nga. 16. Alam mo, nung nakita ko kanina yung mga bata, naisip ko kaagad si Jojo eh. Ang bilis talaga lumakad ng panahon. 16 na taon na pala nakakaraan. Kamusta na kaya si Jojo? Siguro ang gwapo-gwapo ngayon. Siyempre, may pinagmanaan eh. Tsaka alam mo, Marta, nung bata yon, pasensya ka na. Naalala ko lang kasi. Kung wala lang sana akong diferensya, di sana nabigyan na kita ng anak. Ayan ka na naman eh. Totoo naman eh. Bakit kasi sa ubaryo ko pa tumubo tong bukol na to? Di sana may anak na tayo. Hindi pa rin naman ako nawawala ng pag-asa eh. Anong malay mo? Kapag na-operahan ka, makabuo rin tayo. Ngayon, kung hindi naman, eh tatanggapin ko na maluwag sa kalooban ko. Basta ba yun ang kagustuhan ng Diyos eh. Ang mahalaga, eh nagmamahalan tayo at maligaya tayo sa pili ng isa't isa. Ginugulat lang kita. Ikaw talaga, parati mo na lang akong ginugulat. Hindi kasi ang ganda-ganda mo pag nagugulat ka eh. Sige na nga, kumain na nga tayo. Sige, sige. Dali, maghuhugas na ako ng kamay. Pwede ba makausap si Mr. Cruz?
Ano? Artemio Cruz. Ako yun. Ako si Mr. Cruz. Ako si Jojo. Anak niyo. Jojo? Jojo? Laki-laki mo na. Binata. Aliga, tuloy ka. Tuloy ka. Maupo ka. Binata ka na. Kamusta ka na? Ang nanay mo, bakit hindi mo siya kasama? Patay na. Ha? Bakit? Anong nangyari? Leukemia. Ha? Wala akong kaalam-alam. Kailan pa nangyari yun? Noong isang buwan. Nag-iisa na nga ako eh. Wala na si Lolo, Lola. Wala na rin nung mapuntahan. Pwede, dito muna ako tumira. Gutom. Ako, napakarami kasing tao dyan sa palengke. Kaya natagalan ako. Alam mo naman ako, gusto ko parati yung mura. O sige, kumain ka na. Nakita mo ba to? 15 pesos lang to. Sa iba, 25 yan. Sige, kumain ka na. At nako, muntik na akong mahulog sa jeep. Kamamadali ko nga. Martha, pwedeng maupo ka muna. May pag-uusapan tayo. At ito pang tsuper, napakabilis magmaneho. Martha. Bakit? Tatanggalin na ba tayo ni Leoncio? Hindi tungkol doon. Tungkol kay Jojo. Nagpunta siya kanina sa karnabal. Patay na pala si Lilia. Leukemia. Mahigit 1 taon di siya sa ospital. Nabenta niya lahat ng kanyang ari-arian. Matagal na rin palang patay ang mga dati kong biyanan. Kaya, nag-iisa na si Jojo ngayon. Martha, magagalit ka ba? Papayag ka ba kung dito na siya sa atin titira? Wala na kasi siyang ibang pupuntahan eh. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan. At saka, talaga? Anak mo siya, Temyo. Napakabait mo talaga, Martha. Alam kong bukal sa loob ang ginawang pagpayag ni Martha na pumisan sa amin si Jojo. Ganoon ako kamahal ni Martha, Charo. Kahit ano, gagawin niya para sa akin. Kahit alam niyang masasaktan siya. Dahil lumaki sa magandang kapaligiran si Jojo, inakala ko na maganda ang kanyang ugali. Na hindi kami mahihirapan ni Martha, napakisamahan siya. Nagkamali pala ako. Unang gabi pa lamang niya ay... May maliit na cabinet dun sa kwarto namin. Doon mo nalang ilagay ang gamit mo. Oo, kumain na tayo. Yeah. Sige.
gusto ko. Ayoko sabi. Kukuha naman ako kung gusto ko eh. Gusto na kasi ng nanay Marta mo na kumain ka. Tay, paano naman ako makakain ng marami kung ganyan ang ulam? Pasensya ka na, hayaan mo bukas ibibili kita ng karne. Tama. Mag-apritada ka. Nako, Jojo. Ang nanay Marta mo ang pinakamasarap magluto ng apritada. Tay, huwag nga kay nanay Marta ng nanay Marta. Sila nga tatawagin kong nanay, yung tunay kong nanay. Oh, saan ka pupunta? Ayoko na. Sabihin nyo dyan sa asawa nyo. Huwag niya akong pakikilaman. Jojo! Dahil bakasyon noon, lagi kong niyayaya si Jojo na sumama sa aming pagtatanghal sa mga pista. Lagi siyang tumatanggi. Sinasabi niyang hindi naman daw siya mahilig sa mga perya. Pero minsan ay napilit ko rin siya. Nanood siya sa aming palabas. Kakaiba ang sigla namin ni Marta habang pinanonood kami ni Jojo. Pero pagkatapos ng palabas, nagtataka kami kung bakit mainit na mainit ang ulo ni Jojo. Bugnot na bugnot siya sa amin. Jo! Jojo! Tay! Tingnan niyo naman ang itsura niyo! Jojo! Jojo! Bakit ba ang init-init na naman ang ulo mo? Nakakainis kayo eh! Kami? Bakit? Kailangan niyo pa ba ako lapitan habang nagpe-perform kayo? Bakit? Ano masama ron? Diyos ko naman, Tay! Hindi niyo ba nakikita? Nagtitingin na tayo ng mga tao! Ayaw mo ba nun? Ikaw ang center of attraction? Yun nga eh! Eh paano kung kaibigan ko nakakita sa akin? Eh pakis-kis pa kasi kayo eh! Tika-tika! Ano masama ron? Eh tatay mo naman ako! Siyempre! Mga nakakaya ang tsura mo! Jojo! Tay, di naman nila alam na ganyan kay. Jojo! Ikinaiiya mo ba ako? Ayun na naman kayo, Tay. Nagdrama kayo. Hindi, sagutin mo ako. Ikinaiiya mo ba na naging tatay mo ako? Tay, sino naman eh. Akin ang mga ginagawa niyo eh. Para kayong... Parang ano? Para kayong tanga. Para kayong sira. Yan ba nilagay ng nanay mo sa utak mo? Hindi na kailangan sabihin pa. Kitang-kita ko na eh. Sakit mo naman magsalita. Ka naman eh. Pagkatapos, pagigilty niyo ako. Maiintindihan niya rin lahat. Balang araw, matatanggap niya rin ang mundo natin. Marta! Marta! Oh! Marta, ito ang mga schedule ng palabas natin. Oh. Sa Biyernes, sa San Roque. Sa Sabado, sa Libis. Sa Lunes, sa Baras Rizal. Naku, mabuti na lang. Maraming piyesta ngayon. Oh. Oo. At saka mabuti, dito-dito lang. Hindi kagaya nung iba. Kung saang probinsya sila nagpupunta. Tayo puro sa Maynila lang ang palabas natin. Ah, Marta. Na-deposit mo na ba sa bangko yung 1,000? Oo naman, noong Lunes pa. Ano ka ba naman? Mabuti naman kung ganun. Magkano na ba naiipon natin sa bangko? Hulaan mo. 10,000? Mas mataas pa. 15,000? Taasan mo pa. 20,000? 18,500. Ba, malaki-laki na rin pala, no? Konti na lang kailangan para sa operasyon mo. Sandali lang, ha? Papasok ko to. Marta, nakapagluto ka na ba?
nakahanda na. Nakahanda na. Sandali, tatapusin ko lang to. Hindi, okay lang. Naliligo muna ako. Sayang naman kung titigil ako sa pag-aaral. Hindi ka titigil ng pag-aaral. Gagawin namin ang lahat para mapagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Talaga, tay? Siyempre. Kaya bukas na bukas din, pupunta tayo dyan sa eskwelahang malapit dito. Magtatanong-tanong tayo kung paano ka makakalipat mula sa dati mong school. Ba't huwag ko lilipat? Eh, ayaw mo ba nun? Malapit sa bahay mo yung papasukan mo. Eh, mas gusto ko dun eh. Marami na akong kaibigan dun. Tsaka, ano na lang ang sasabihin nila na hindi ko na kaya mag-aaral dun dahil lilipat ako. Hindi namin yata kaya ang tuition dun eh. Maganda naman ang turo. Tsaka, hindi sa sinasabi niyong public school. Hindi namin makakayanan ng gastos, Jojo. Kung ganun eh, titigil na lang ako sa pag-aaral. Hindi naman sa ganun. Mas gugustuhin ko pang tumigil kaysa mag-aaral dyan sa eskwela na sinasabi mo. Jojo, iba na ang kalagayan mo ngayon. Hindi na kagaya nun na kahit na anong gustuhin mo eh, ibibigay sa'yo. Hindi namin kaya. Intindihin mo naman yun. Matuto kang mabuhay sa kaya namin ibigay sa'yo. Huwag mo ako itulad sa nanay mo. Siya kahit papano, nakaahon, nakaangat. Ako, hanggang dito na lang ako. Yun nga, pagkakaiba niyo nina eh. Hindi siya sumuko agad. Nag-ambisyon. Ikaw, kontento ka na sa kalagayan mong to. Walang pangarap. Walang ambisyon! Gadyan ka na lang! Magkano bang tuition doon? Mga 7 milyon. Paunang bayad pa lang yun. Malaki pala, no? Eh di, doon natin siya i-enroll. May naipon naman tayo, eh. Di maaari. Para sa operasyon mo yun. Makakapaghintay naman yun, eh. Pero hindi yung pag-aaral ni Jojo. Ikaw na rin na nagsabi, hindi ba? Sayang din yung isang taon. Pero baka lalong lumalayang sakit mo eh. Paano si Jojo? Ewan ko. Baka... baka siguro titigil muna siya. Temyong. Baka lalong sumama ang loob sa'yo ng anak mo. Alam mo namang gustong-gusto na nung mag-aral sa isang taon eh. Pag nabigo yun, eh baka lalong sumama ang loob yun sa'yo. Eh di, mag-ipon tayo ulit. Magsipag tayo. Tanggapin natin lahat yung mga bookings ni Mang Leoncio. Kahit saan. Marta, hindi ako makakapayag. Umayag ka na. Alang-alang kay Jojo. Alang-alang na rin sa pagsasama ninyong mag-ama. Bibihira ang gaya ni Marta. Nagparaya siya alang-alang kay Jojo. At ganoon nga ang nangyari, Charo. In-enroll namin si Jojo sa dati niyang pinapasukang eskwelahan. Sa tuition fee pa lamang at mga libro ay halos naubos na ang aming naipong pera sa bangko. Pero hindi na namin inisip pa yon. Ang mahalaga ay maibigay ko kay Jojo ang gusto niya. Pero habang tumatagal ay parang lalo siyang nagiging mapaghanap. Mata! 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 Ito naman piliin niyo. Di ba sabi ko, Haynes ang gusto ko?
Eh kasi nga isip ko sa isang presyo ng Hank, eh tatlo na katumbas niyan. Ba't ba kayo nagdedesisyon? Kaya ba magsusot? Kaya ba pagtatawa ng mga kaklase ko? Maganda naman yan eh. Tinan mo, oh, makapal pa yung tela. Wala akong pakialam sa tela. Ang gusto ko, Haynes, dito. Naintindihan nyo? Cho! Bakit? Anong problema mo? Itong asawa niya eh. Nagdedesisyon ko anong isusot ko. Ah, Tem, yung kasi nagkamali ako ng pagpili. Jojo, aya mo bukas, bibiling ko yung gustong gusto mo. Yan. Dapat lang. O ito, kayo na magsuot nito. Sa susunod, huwag na kayo magdedesisyon. Eh, wala naman kayong alam eh. Jojo! Sumusobra ka na! Wala ka ng gana nga! Kailangan pa i-gana yan! Ay! Damn you! Sige! Damn you! Primo! Wala ka magpwenta kamay! Doble kayod ang ginawa namin ni Martha para lamang matugunan ang mga pangangailangan ni Jojo. Hanggat maaari ay pinilit naming ibigay ang anumang gustuhin niya. Ngunit umabot sa puntong hindi na rin sapat ang kinikita namin. Kaya napilitan kaming bumalik kay Leoncio. Umabot na sa ilang libo ang utang namin sa kanya. Mabuti na lamang at maganda naman ang pagtanggap ng tao sa amin saan man kami magpalabas. Kung kaya hindi kami nahirapang umutang kay Leoncio. Parang walang kapaguran si Martha, Charo. Kahit alam kong tulad ko, nahihirapan na rin siya sa sunod-sunod na trabaho, hindi siya nagreklamo kahit minsan. Tiniis namin ang lahat alang-alang kay Jojo. Umasa akong natanggap na niya ang aming mundo. Napakasakit nang napatunayan kong ako'y nagkamali. Para dito ang maganda. Mas maganda rito. Dito na lang. Para si Jojo. Asan? Ayun yung kausap ng mga clown. Kung ano, tara. Tara, punta natin. Isan mo? Jojo! Jo! Uy! Pare, ang ginagawa niyo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kasama mo sila? Ah, hindi. Ay, pagkwentuhan lang ako. Alam mo, magaling sila. Napanood ko kayo kagabi eh. Ang gagaling ninyo. Salamat. Adyo, sino pa talaga pinuntahan mo rito? Pare si, ano eh, si... Jackie, sakay tayo sa octopus! Ha? Sandali! Jojo, liga! Sakay tayo sa octopus! Tara na! Masyado akong nasaktan, Charo. Napakasakit palang itatwa ng sarili mong anak. Nakaramdam ako ng galit kay Jojo, pero pinigilan ako ni Martha. Nagpatuloy ang ganoong ugali ni Jojo. At habang lumalala ito, ay lumalala rin ang karamdaman ni Martha. At higit pang naging magulo ang lahat ng... Leoncio, maawa naman kayo sa akin, oh. Sige na naman, oh. Hindi pwede, Tem. Yung kailangan magpalabas kayo, hindi ako nakakancel ng show. May sakit yung asawa ko, hindi niyo ba naiintindihan yun? Ako, naiintindihan ko. Eh, yung mga organizer, maintindihan ba yun? Eh, Tebyong, para ka naman bago ng bago eh. Alam mo naman sa trabaho natin, walang lugar sa personal na problema. Hindi ba pwedeng kumuha muna kayo ng kapalit namin? Hindi, papayag yung mga organizer. Kayong dalawa ang gusto. Kayo daw ang hinihintay taon-taon. Hindi naman natin sila masisisi eh. Negosyo ito. Kung saan malaki kita nila. Di siyempre, doon sila. Oh, kaya kung... Hindi pwede si Martha. Di ikaw ang... Pero hindi ko kaya mag-isa, Mang Leoncio. Kahit kaya mo, hindi pwedeng mag-isa ka. Kayong dalawa na sa kontrata. Kaya kung hindi pwede si Martha, humanap ka ng papalit sa kanya. Saan ako hahanap? Malay ko. Sinubuan ko na nga yung mga kilala ko mga komedyan eh. Nasa probinsya lahat. May mga trabaho. Alam mo namang sunod-sunod ngayon ang mga piyesta eh. Anong gagawin ko? Sinong makakasama ko? Pare, ikaw na ang bahalang humanap ng solusyon sa problema mo. Basta, aasahan ko kayo ng kapartner mo. Ha? Huwag kang magagalit sa akin, pare.
ayokong gawin sa'yo ito, pero wala akong magagawa. Matagal na nagbayad yung mga organizer, ah. Pumirma tayo sa kontrata, hindi lang ako, pati ikaw. Madidemanda tayo pagka sumira tayo sa usapan. Ayokong umabot sa ganun. Temyong, hindi ko kayo binigo nung lumapit kayo sa akin para bumali ng bumali. Siguro naman, hindi mo ako bibigoon ngayon, ha? Huwag mo akong ilalagay sa alanganin, pare. Aasahan ko kayo ng kapartner mo, ha? Ako? Papatawa ka ba? Jojo, kailangan ng tatay mo ang tulong mo. Gipit na gipit na siya. Ayoko, that's final! Wala ka na talagang pagmamahal sa tatay mo, no? Ba't naman napasok sa usapan yan? Hindi mo siya mahal? Mahal ko ang tatay ko. Pero hindi mo pinaparamdam sa kanya. Paano mo nga pala ipaparamdam sa tatay mo na mahal mo siya? Eh, ikinahihiya mo siya. Alam mo kung bakit hindi mo matanggap ang pagkatao ng tatay mo? Kasi wala kang iniisip kundi kahinaan niya, kamalian niya, hindi mo iniisip yung kabutihan niya. Marami, Jojo. Napakarami. Mukha ko, Sir Monan. Wala kang karapatan. Di naman kita kaano-ano. Jojo, kung hindi mo ko kayang respetuhin bilang asawa ng tatay mo, respetuhin mo na lang ako bilang tao. Itinuring kita na parang sarili kong anak. Pero anong ginawa mo? Bawat oras, bawat araw, gusto mo iparamdan sa akin na pangalawang asawa lang ako ng tatay mo. Pero tinanggap ko yun. Okay lang nasaktan mo ko. Pero huwag si Temyong. Huwag si Temyong kasi tatay mo siya. Mahal ka niya. At nagsusumikap siya para sa'yo. At gusto niyang makabawi sa lahat ng mga pagkukulang niya sa mahabang panahon na hindi kayo nagsama. Ba't ngayon tinatrabaho niya ako? Nagpapatulong lang, Jojo. Nagpapatulong lang. Alam niyo naman, diring-diri ako sa trabaho niya. Wala naman ako alam sa pagpapataway. Jojo, makukulong ang tatay mo pag hindi nasunod yung kontrata. Yun ba ang gusto mo? Bakit ka nag-iipake?
pupunta? Hindi ka pwedeng umalis. Ayoko na dito! Sumusobra ka na! Kaya sumusobra! Hindi nyo ako bigyan ng kahihiyan! Pinayaan nyo pa ako! Utang-utang kayo, hindi nyo pala kaya bayaran! Kaya kami nagkabaong-baong sa utang dahil sa'yo! Dahil sa kasusunod sa kapalitso mo! Gusto mong umalis? Sige! Malis ka! Malis ka! Malis ka! Bahala ka sa buhay mo! Hindi namin kailangan ng taong kagaya mo! Layas! Tuluyan ang lumayas si Jojo Charo. Kung saan-saan ko siya hinanap, hanggang sa huli ay nawalan na ako ng gana. Sa labis na pagpapasakit niya sa amin ni Marta, ay nanghinawa na ako. Napagod. Isang umaga ay nagisnan kong namimilipit sa sakit si Marta. Isinugod ko siya sa ospital at doon ko nalaman ang kanyang tunay na karamdaman. Temyong. Bakit mo inilihim sa akin, Marta? Ako may kasalanan. Hindi ko dapat inalala si Jojo. Hindi ko dapat ginalaw yung pera para sa operasyon mo. Yan ang iniiwasan kong mangyari eh. Yung sisihin mo ang sarili mo o si Jojo. Ayoko lalong mawala yung loob niyo sa isa't isa. Temyong, ipangako mo sa akin na hinding-hindi mo sisisihin si Jojo. Wala naman siyang kasalanan eh. Ako ang nagdesisyon na ipagpaliban na yung operasyon. Alam mo, Temyong, napapansin ko na nitong mga nakaraang araw, unti-unti nang nawawala ang pagmamahal mo kay Jojo. Huwag mong hayaang patayin ng galit ang pagmamahal mo kay Jojo. Dahil anak mo pa rin siya. Gusto ko, pag wala na ako, kayo pa rin ang magkasama habang buhay. Pag nangyari yun, mapapanatag na ang loob ko saan man ako naroroon. Hindi mangyayari yun. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Jojo! Tama ka. Siyempre. Jojo! Jojo! Mag-usap tayo.
ng tatay mo. Kung mahal niya ako, hindi niya ako maintindihan. Bakit hindi siya ang intindihin mo? Alam mo naman na hindi madali itong trabaho na ito. Ang maskara namin. Bakit kailangan parati kaming nakamiti? Dahil sa tuwing aakyat kami sa entablado, ay hindi mahalaga ang mga sarili naming damdamin. Hindi mahalaga kung masaya o malingkot kami sa oras na yun. Ang importante, makapagpaligaya kami ng ibang tao. Kaya nga eh, kung mahirap, ba't di na lang kayo maghanap ng ibang trabaho? Dahil ito ang mundo namin. Dito kami masaya. Ang pagtawanan? Hindi. Ang makapagpaligaya ng ibang tao. Na kahit sandali lang, ay makalimutan nila na may problema sila. Alam kong hindi madali para sa'yo ang tanggapin ng ganitong buhay. Pero mahal ka ng tatay mo. At kailangan ka niya. Lalong-lalo na ngayon. Dahil malapit na siya mag-isa. Mag-isa? Bakit? May cancer ako, Jojo. Hindi na ako magtatagal.
Napakabuti niyang tao. Siya ang nagpuno sa lahat ng kulang sa buhay ko. Hindi ko alam ang gagawin kung wala na siya. Pinilit ni Jojo na mabayarat ang kanyang mga pagkukulang. Araw-araw ay masigasig itong nag-aral at tag-ensayo upang maging isang tunay na payaso. Puspusang pagtatrabaho ang ginawa naming mag-ama, mailigtas lamang ang buhay ni Martha. Isang gabi... Ano? Okay ka na? Handa ka na? Oo, handa na ako. Yan, ayos. Itong buho ko, okay na? Okay na. Halika na. Sige. Tiyala ko, mag-ayos ng puno ng konti. Sige. Wala na si Nanay Martha. Ha? Ayos na ang pagsasama namin ni Jojo. Utang namin ito kay Martha. Sa tuwing may oras kami, hindi namin nakakalimutang dalawin ang kanyang puntod. Tuluyan na ngang niyakap ni Jojo ang aking mundo. Kapag wala siyang pasok sa eskwela, siya ang nagiging kapartner ko sa mga pista. Sa ngayon ay magtatapos na si Jojo sa kolehiyo. Ako naman ay patuloy pa rin sa pagdudulot ng kaunting kaligayahan sa mga manonood. Sana po ay naibigan ninyo ang aking di malilimutang kasaysayan. Maraming salamat po, lubos na gumagalang, Temyo. Huwag sana nating husgahan ang daigdig na ginagalawan ng ating kapwa. Tingnan natin ang mundong kinabibilangan nila, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Sa ganoong paraan lamang natin malalaman ang tunay na dahilan kung bakit nila pinili ang buhay na iyon. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na
Thank you.